bayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat. Sa nakaraang taon, ang lahat ay bago sa bawat estudyante sa bansa. Ang pag-aaral sa gitna ng pandemya ay isang bagay na hindi namin alam noong una. Mayroong iba't ibang mga opinyon at marami ang nag-alinlangan na magtatagumpay ito. Bilang isang mag-aaral, nakaranas ako ng iba't ibang mga pagsubok, ngunit alam kong sa pagtatapos ng araw, lahat ng nangyari ay humubog sa akin na maging isang mag-aaral na patuloy na lumalaban para sa pangarap. Sa paglipas ng panahon, tayo'y natuto sa ating mga naranasang paghihirap. Mabagal man ngunit patuloy sa proseso ng transisyon sa gitna ng tradisyonal na klase patungo sa makabagong normal na edukasyon. Hindi ito magiging posible kung wala ang pakikiisa at pakikisalamuha ng ating mga stakeholders na nagbuklod at nagpatatag sa ating komunidad. Tama na! Kung kaya't ang Brigada Eskwela ngayong taon ay may temang bayanihan para sa paaralan kasama ang Brigada Pagbasa, Brigada Gulayan, Brigada Wins at Brigada Safety and Preparedness. Malaki ang aming tiwala na magpapatuloy ang pamamahagi ng kalidad na edukasyon sa tulong ng lahat. At sana ay patuloy nating maisulong ang hamon at maisabuhay ang ating mga plano at aksyon upang makamtan natin ang ating mga pangarap at ambisyon sa gitna ng pandemya. Marinel, huwag na natin patatagalin pa. Simulan na natin ang programa sa pamamagitan ng Pambansang Awit ng Pilipinas na susundan ng doksolohiya na pangungunahan ni Ginoong Pakito Abawag at ng pag-awit ng himno ng Imus. Mga kababayan at kapwa Koyeng Konyans, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, helas ng sinanganan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sana natatutok sa sibuy at sa langit ng pagraw, ay hinatak naglakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawad mo'y tatong ay nanaginig, ang pituwin at araw niya kailan ang may di matitinig. Luma ng araw ng buwan, aking pagsingka mo'y langit sa pinig mo. Yahweh ang tanging Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat ng nilikha mo'y sumasamba sa'yo. Ang aming bayay pinupuri ka, itinataas, pinadakila. Ang aming puso ay isang umawit sa'yo. Maparadang bayan na iyong ipinukod, maparadang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka at manahan sa aming pagpupuri, ikaw lang, O Diyos. Oh,
nga po kayo noon na you enable us. And naibigay po namin yung best sa aming mga learners at naisulong po namin yung itong kalidad para sa taong Panginoon. Nawa sa hapong ito, wala po ibang mga sa aming kalagitnaan, hindi kayo lamang pa. All of these things we pray in Jesus' name. Amen. Malugod kong ipinakikilala si Dr. Ricardo R. David III, Principal 2 ng General Flaviano Yenko Senior High School para sa kanyang pambungad na pananalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat kapiling po namin kayo sa paglulunsad po ng Brigada Eskwela sa taong ito, 2021. Ang General Flaviano Yenko Senior High School ay nakikiisa sa atin pong kagawaran ng edukasyon sa paglulunsad po ng Brigada Eskwela. Alam po natin sa pagbubukas ng paaralan ay kinakailangang handa ang ating paaralan upang sa ganon ang ating pag-aaral ng mga kabataan ay maging maayos kahit ito ay virtual lamang. Ang ating pong Brigada Eskwela 2021 ay naiiba sa taong ito sapagkat ito po ay may paksa o temang Brigada o Bayanihan sa paaralan na kung saan hindi lamang po ito tumutugon sa karaniwan nating ginagawa ang pagkukumpuni ng mga sirang bagay sa paaralan kung hindi ito rin po ay tumutugon sa brigada pagbasa ng ating mga mag-aaral. Kaya sa panahong ito,
ang bawat isa ay inaanyayahan na makiisa po sa General Flaviano Yenko Senior High School sa paglulunsad po ng Brigada Eskwela 2021. Maraming pong salamat sa atin pong mga kasamahan, sa atin pong mga stakeholders, at higit sa lahat sa bumubuo po ng ating Brigada Eskwela 2021 sa pamumuno po ng ating napakasipag na Brigada Eskwela Coordinator, Ginoong Richie Glenn Herania, katuwang po ang ating pong ADAPA School Program Coordinator, Ginoong Ruel Elardo, sampu ng ating pong mga kaguruan sa General Flaviano Yenko Senior High School. Marami pong salamat. Tara na, tayo po magbrigada. Pakinggan naman natin ang mga mensahe ng suporta mula sa ating mga maaasahang leader na nagsisimula kay kagalang-galang na Mayor Emmanuel Maliksi. Magandang buhay. Sa pagsisimula po ng ating Brigada Eskwela, nagsimula po ito noong August 3. Hinihinga na naman po namin ng suporta ang ating po mga kababayan mo senyo na tulungan ang inisyatibo ng ating po mga paralan. Katulad po na ipinakita po natin noong nakaraang taon kung saan hindi lamang po ang pamahalaan at hindi lamang po ang ating mga paaralan, pati po yung ating po mga pamilya, pamayanan po natin lahat, nagtulong-tulong para maipakita na kaya po natin itawid at makapagbigay ng isang kalidad na edukasyon kahit ngayon meron po tayong pandemya. Ito po ang essence ng ginagawa po natin sa Brigada. Ang ating pong pagtutulungan, pagbabayanihan, at syempre yung pagsuporta po natin sa mga programa at proyekto na ibinababa po ng ating Schools Division. Muli po, ako po ay nakikiusap at humihingi po ng suporta sa lahat po ng ating po mga stakeholders na ngayon, tulungan po ulit natin no, ang inisyatibo ng ating pong pang-aralan. Tayo po ay makiisa sa kanila pong mga programa sa mamamagitan po ng Brigada Eskwela. Tayo muna'y magbalik-tanaw sa mga nagampanan ng Brigada Eskwela 2020 sa pamamagitan ng isang AVP na inihanda ni na Ginoong Ruel Elardo, Coordinator, at ang katuwang na guro, Binibining Nika Lelis. Pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay. Galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang Brigada. Pagbigisin, lakas at diwa. Tara na Brigada na. Tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan, tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahong. Panahon na naman ng Brigada. Para rin po sa mensahe ng suporta para sa ating Brigada Eskwela 2021, ang atin pong Vice Mayor, Oni Cantimbuhan. Isang magandang araw po sa ating mga kababayan sa inyo. Ngayon pong taong to ay muli po ay gaganapin natin ang Brigada Eskwela 21, kung saan may temang bayanihan para sa paaralan. Alam naman po natin na itong panahon to ay panahon ng pandemya,
Ngunit, kailangan pa rin po natin na magsama-sama, magtulong-tulong para sa lalong ikagaganda ng ating mga eskwelahan dito sa Lunsod ng Imus. Andito po ang inyong lingkod, Vice Mayor Onik at Limbuan, na lagi po sumusuporta sa mga pangangailangan ng bawat isang estudyanteng Imusenyo. Hindi po tayo papayag na ang bawat isang Imusenyo, lalong-lalo na ng isang bawat kabataang Imusenyo, ay maiwan sa larangan ng edukasyon. Pangarap po natin ng isang kalidad na edukasyon para sa isang bawat Imusenyo. Kaya muli po, sa bumubuo po ng ating Deputy Imus, sa pangunguna po ni Dr. Rosemary Torres at kay Sir Ivan Indoctibo, sa ating pong presidente ng ICAPSA kay Sir Art Rosaroso, sa ating pong presidenta ng PTA kay Pres Eric Saria, siyempre po sa ating napakasipag na Mayor Emmanuel Maliksi, at sa lahat po ng teachers, principals, parents at students ng lahat po ng bumubuo ng DepEd dito po sa Lunsod ng Imus, tayo po ay magkaisa para sa Brigada Eskwela 21. Muli po, inaanya ko ang lahat na makiisa para ng isang maunlad at maayos at legalidad ng edukasyon sa ating lungsod. Muli po, isang magandang umaga po sa inyo lahat. Isa rin po na mula simula hanggang sa kasalukuyan ay walang sawa sa pagsuporta sa ating paaralan ang ating punong barangay, Lito Tagle. Magandang umaga po sa ating lahat sa Pinahan para sa paaralan. Siyempre po, siyempre iimbihat na ako ng ating mga GPTA sa paglilinis. Eh, siyempre po, alam po naman every year, August, tayo nag-motorcade. Nami-miss ko na nga po pag-motorcade natin, Sir David. Ang may tutulong ko na lang po sa ating paaralan ay yung ating kasalabas sa ngayon. Ako na po ang bahala mag-spray ng ating dyan sa paligid, sa Yenko. Ang mga GPTA, siyempre po, iimbahan po ako para sa loob. Siyempre po, ang ating paaralan, tayo po ay kailangan magtulong-tulong pagdating ng Brigada Eskwela. Kaya nga po, nami-miss ko na ang ating face-to-face sa school. Kaya nga po ako ay nakaisip na magkaroon ng street light para sa mga ating estudyante. Pag sila po ay labasan, pag face-to-face, nakita ko pong napakadilim sa ating kapaliguran. Kaya po, inumpisahan ko po dito sa good side ang ating street light hanggang Liserio. Kaya po, yan ang aking tulong sa ating ngayong Brigada Eskwela sa pangunguna ng ating masipag na Sir, kay Sir David. Yan po ay ating tutularan sa pangunguna ng ating punong guro. Na tatanda ako, Sir, nag-usap po tayo regarding doon sa kagandahan ng ating paaralan, doon po sa ating CCTV nung tayo namimigay ng tablet. Kung kayo po ay may letter para doon sa ating CCTV, baka po pwede po natin ipasa ngayong Brigada Eskwela. Pakidala lang po kung may pagkakataon o miski sa GPTA nating masipag para po malagyan ko ng note doon sa baba, signature, para po doon sa ating request sa ating paaralan para sa igaganda ng ating Sayenko Panalo Tayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Upang higit na maging inspirasyon ng bawat isa na gawin ang lahat ng makakaya ngayong paparating na pasukan, narito si Ginoong Christian Mesfer A. Hernandez, Division Partnerships Coordinator, para sa kanyang inspirasyonal na mensahe. Magandang buhay, mga bidang Imusenyo, sa ating pong mga kasamahang school heads, mga kaguruan, mga magulang, learners, at syempre po sa mga katuwang nating bida sa pagpapatupad ng mga proyekto at programa ng paaralan, ang ating mga minamahal na partners at stakeholders. Magandang araw po sa inyo. Ngayong taon po ay muli natin idinadaos ang Brigada Eskwela. Ang Brigada Eskwela 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Sa mga nakaraang taon po, nasanay po tayo no, na ang Brigada Eskwela ay pagbabayanihan sa pagsasaayos ng
paaralan, pagpupukpok ng martilyo, pagpipintura, pagkukumpuni ng mga sirang upuan, mga sirang lamesa. Ngunit ngayong taon po, dahil tayo po ay sumusunod sa COVID-19 no, community quarantine protocols na idinidikta ng interagency task force, kaya po ang ating kagawaran ay umiisip pa rin po ng paraan paano pa rin maisusulong ang legalidad na edukasyon sa kabila ng pandemya. Kaya nga po, ngayong taon, ang focus po ng ating Brigada Eskwela ay Brigada Pagbasa. At kasama din po nito ang pagkakaroon ng home learning spaces sa mga tahanan o magkaroon ng konsepto ng eskwelahan sa loob ng tahanan. Kaya po, kaisa po namin kayo, kami po ay muling dumudulog ng tulong, humihingi na maging katuwang namin kayo sa laban po ito. Dahil po, hindi po kaya namin ito mag-isa. Hindi po namin ito kaya mag-isa. At naniniwala po kami na basta't sama-sama, kaya-kaya. Dahil sa IMUS, hindi obligasyon, kundi dedikasyon. Kaya, taga na! Brigada Eskwela na! Sa kabilang dako naman, ating pakinggan ang rasyonale ng Brigada Eskwela 2021 mula sa ating Brigada Eskwela Coordinator na si Ginoong Richie Glenn Jeremia. Magandang buhay po sa ating lahat. Sa ngalan po ng aming punong guro ng General Flaviano Yengco Senior High School na si Dr. Ricardo R. David III, kasama po katuwang natin ang ating Adapt a School Program Coordinator, Ginoong Ruel M. Elarto, sampu ng aming mga kasamahan sa General Flaviano Yengco Senior High School mula sa mga kaguruan, GPTA, SSG. Magandang buhay po. Welcome po sa ating Brigada Eskwela 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Ano nga po ba at bakit meron pa po tayong Bayanihan sa Paaralan o Brigada Eskwela 2021? Meron pong ibinaba ang ating kagawaran ng edukasyon na kung tawagin ay DepEd Memo No. 48 Series of 2021. Nakasaad po dito na mula sa August 3, 2021 hanggang September 30, 2021 po ay magkaroon po tayo ng Brigada Eskwela. Nakalinya po ito sa tinatawag nating Basic Education Learning Continuity Plan. Tayo po ay liliban doon sa tinatawag nating traditional na Brigada Eskwela sapagkat sabi po sa DepEd Memo No. 303 Series of 2021, hanggat maaari ay contactless transaction po ang maaaring mangyari sa Brigada Eskwela na magaganap dito sa ating bansa at lalong-lalo na dito sa Yengco. Ang programang inilulunsad ng Yengco po sa taong itong Brigada 2021 ay ang Tulong Mo, Dunong Ko. At dito nakapaloob ang iba't ibang brigada na pwede nating tawaging una, ang Brigada Pagbasa. Kaakibat nito ang tinatawag nating Learners Home Spaces. Inihahanda natin ang mga estudyante natin sa pagbubukas ng ating paaralan ngayong taong panuruan. Pangalawa, ang tinatawag din naming Brigada Washing School or WINS. Kailangang protektado ang lahat ng mga mag-aaral, magulang na pupunta sa ating paaralan kapag sila po ay kukuha ng mga modules, lalo nang lalo na kung ito ay printed po. Pangatlo, meron din tayong tinatawag na Brigada Safety and Preparedness. Dito po ay inihahanda rin natin ang ating mga modules, ang ating paaralan, mga classroom, kung saan kukuha ng mga modules para maging ligtas at sumunod tayo sa tinatawag na minimum health protocols ng IATF. At ang pang-apat, ang Brigada Gulayan sa Tahanan. Nais po nating bigyang diin na ang mga gulay na itinatanim sa ating mga tahanan ay siyang magsisilbing tulong upang ang kalusugan ng mga mag-aaral na makapag-isip ay lalong-lalong magkapagbigay ng kanilang performance
o kakayahan sa pag-aaral ngayong taong ito. Ang paaralan Yenko o Gerald Flaviano Yenko Senior High School ay naglunsad ng tinatawag naming solusyon upang sa ganoon maging angkop tayo sa panahon ng pandemya. Tinawag po namin itong DRUG, acronym po ng drug. Ang ibig sabihin po ng D ay deliver, maipaabot sa mga potensyal na donors or sponsors ang mga sulat, pwede pong soft copy or hard copies. R, receive o matanggap ang tulong nila sa pamamagitan po ng mga drop boxes. Kung ito po ay cash o kapag ito na po ay online transaction, meron po kaming GCash number. Na number po namin ay 0949-466-3590. Ito po ay numero ng aming GPTA treasurer na si Ms. Angie Cayosa. At ang letter U naman po, ang ibig sabihin ay utilization o tamang pamamaraan ng paggamit ng mga natanggap na in cash, in kind, or services na binibigay ng ating mga sponsors. At ang panghuli ay ang letter G, governance. So deliver, receive, utilize, and governance, drug. So sa aming palagay, ito po ay makakatulong upang masakatuparan po namin ang tagumpay ng Brigada Eskwela 2021. Samahan niyo po kami. Kayang-kaya po natin ito kung tayo po ay tulong-tulong. Samahan niyo po ang Brigada Eskwela 2021 Yenko Army. Maraming salamat po. Para naman sa Schools Division Enhanced Brigada Eskwela Learning Continuity Plan, atin pong pakinggan ang ating Assistant Schools Division Superintendent Ginoong Ivan Brian L. Indoctivo. Buhay at mapagpalang araw sa inyong lahat. Isang taon ang ating nalagpasan ngayong panurunan sa gitna ng pandemya at muli tayo isusuong sa panibagong taon para ipaglaban ang pagkatuto at pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga anak. Mula sa ating kagawaran ng edukasyon, pasanghay na dibisyon ng IMUS, sa pamumuno ng ating tagapamanihala, Dr. Rosemary D. Torres, katuwang ang inyong lingkod at buo ng ating kawani ng dibisyon ng IMUS at lahat ng ating paaralan, kami ay buo ang loob para ipagpatuloy ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral at mga anak. Ito po ay maisasakatuparan natin sa pamamagitan ng paglalahad at pagpapatupad ng ating Basic Education Learning Continuity Plan. Sir Ivan, ano po ba ang Basic Education Learning Continuity Plan o yung tinatawag nating BELCP? Ito po ay plano ng paaralan ng kagawaran ng edukasyon para siguraduhin na ang pag-aaral at pagkatuto at pagtuturo ng bawat guro ay may pagpatuloy kahit sa gitna ng krisis o pandemya. Ngayon, naranasan natin ang isang buong taon ng panurunan na pinagpatuloy natin ang pag-aaral ng ating mga anak. Ang muli, ang hamon na ito ay nasa harapan natin. Mas pinaigting, mas pinalakas, at mas pinag-aralan at pinaghandaan na Basic Education Learning Continuity Plan ang ating gagawin. Kaya, tinawag po itong Enhanced Basic Education Learning Continuity Plan. Saan po nanggaling ito at paano natin binuo? Ang ating Enhanced Basic Education Learning Continuity Plan ay hango sa mga natutunan natin noong nakaraang taon. Lahat ng paghahanda at naging epektibong approaches at strategies natin mula noon ay ating hinango. Mula rin sa mandato ng ating kagawaran ng edukasyon, nagawan ng paraan na naipagpatuloy ang ating pag-aaral, walang bata ang maiiwan, pahalagahan ang pagkatuto, at siguraduhin makakapagtapos ang ating mga anak. Mula diyan,
Kasama yan sa bumuo ng ating plano. Kasama din ang pagkonsulta namin sa iba't-ibang stakeholders mula sa magulang, sa mga guro, sa mga partners natin na masugid na tumutulong at sumusuporta sa ating mga paaralan. At higit sa lahat, maging handa para sa anumang bagay na pwedeng mangyari. Sakuna o pandemya man yan. Lahat ng ito nilatag sa plano. Kasama ang balangkas na binuo ng ating regional office o yung tinatawag nating Calabarzon Enhanced Basic Education Learning Continuity Framework. Ito yung binubuo ng limang aspeto. Focus on learning o yung tutok sa pagkatuto. Binigyan halaga ang kalidad ng pagkatuto at pagtuturo sa ating mga bata. Binigyan din ng tuon ang pagbibigay ng sapat na learning materials at resources para sa ating mga mag-aaral. Depende sa modalidad ng kanilang pagkatuto. Ang ating well-being ay binigyan din halaga. Sinigurado natin na ang bawat kawani, pati ang ating mga mag-aaral, ay binibigyan ng tutok sa kanilang well-being, mental, emotional, and psychological health. Protection din ay isa sa mga aspetong ito. Protection kung saan ang bawat isa na kawani ng ating paaralan, mga guro, ay hinihikayat na mapabakunahan. Malugod naming sinasabi sa inyo ngayon na lampas 90% na po ng ating mga guro at kawani sa lahat ng paaralan at dito sa division ng IMUS ay bakunado na po. Ito po ay para sa kapakanan ng bawat empleyado natin at higit sa lahat sa ating mga magulang at sa ating mga mag-aaral. Kaya po patuloy ang pagpapalawig natin ng pagpabakuna sa bawat isa at patuloy din ang pag-implement natin ng basic or minimum health protocols sa ating bawat paaralan. Kasama din po sa aspeto na pinaghahandaan mula sa balangkas ng ating region ay yung ating financing, education financing, na pinagtutuunan natin pansin na magkaroon ng sapat at angkop na pondo ang bawat paaralan at ang ating division sa pag-iimplementa ng ating mga plano. Gayun din at higit sa lahat, yung bawat mag-aaral ay siguraduhin makakatanggap ng angkop na material, na pagkatuto at maturuan. Lalo na po yung mga tinatawag nating marginalized or struggling learners. Lahat ng ito ay kasama sa tutok natin. Kaya kung makikita nyo po ang aspeto ng balangkas na ito, inadapt natin sa ating tinatawag na 5 M's na approach o 5 M. Yung una po natin ay yung means and capacity. Inaalam po namin ano po ang merong kapasidad, kakayahan, mga gadgets, suporta, accessibility o internet access ang bawat household o bawat tahanan. Ano bang gadget ang meron ng ating mga bata? Ano bang wala? Kasi mula dito, doon natin malalaman kung anong angkop na modalidad ang pwede sa kanilang pagkatuto. Yun yung pangalawang M natin. Modality. O yung tinatawag natin learning delivery modality. Ngayon pong panoronan na to, meron po tayong tatlong modalities. Una, yung ating printed. Yan. Ang printed delivery natin o tinatawag natin printed modular distance learning ay paggamit ng hard copy o physical na mga modules at learning activity sheets para sa ating mga bata. Ang pangalawang modality natin ay yung tinatawag natin digitized modular distance learning o yung paggamit ng mga soft copy naman po gamit ang gadget kahit wala pong internet basta nababasa, nagagamit at na-access po nila yung soft copy ng mga modules o mga lessons ng ating mga teacher para sa kanilang pag-aaral
ay nandoon. Ang pangatlo po ay tinatawag nating online distance learning. Ito ay paggamit ng gadget at gayon din ang access sa internet. Ngayon, kung ito mang access na to ay madalang, ito pa rin ay online distance learning. So, pwede pong ang online distance learning ay merong nakatakdang araw ng pag-a-access sa internet o depende sa access na meron ang ating mga mag-aaral. Basta gumagamit po ng internet connectivity, doon po papasok ang ating online distance learning. Pero meron pa rin po tayong tinatawag na pang-apat kung saan pwede natin pagsamahin ang iba-ibang modalidad kung naaangkop ito sa ating mga mag-aaral. Tinatawag natin itong blended distance learning or hybrid learning. Ano po ito? Ito ay paggamit ng printed na modules or learning activity sheets. Pero gayon din, kasama nito, pwede pa rin pong mag-access online o manood ng broadcast o yung episodes sa TV o sa television ng ating mga learning episodes para sa ating mga bata. So, kung titingnan niyo po, depende sa kapasidad, depende kung anong naangkop sa ating mag-aaral ang pipiliing modalidad para walang bata po na maiiwan. Walang bata na maagrabyado. Kaya kung ano po ang naangkop, yun po ang gagamitin at yun po ang magiging paraan natin ng pagtuturo sa kanila. Mula po dito, meron po tayong ipapatupad ng mga protocol. Paano magturo online? Paano kumuha ng modules sa bawat paaralan? Anong protocol po ang susundin sa pagpasok sa paaralan, paglabas ng paaralan, pag-retrieve o pagkuha ng ating mga modules at pagsauli ng mga output ng ating mga anak at mag-aaral? Ito po ay may sinusunod tayo. Una, yung ating minimum health standards at protocol. Pangalawa, ang bawat bata ay dapat makatanggap ng ating mga learning materials and resources. Meron po tayong mga modular hubs para po dyan at virtual hubs para po sa online naman po. Gayun din, kasama po dito ay mga iba't ibang paghahanda para ang ating paaralan ay maging ligtas sa COVID. Kaya po lahat ng paaralan ay sinisiguradong compliant po tayo sa safety seal. Lahat ng aspeto na sisiguraduhin ligtas ang ating kawani, ang ating empleyado, ang ating mga guro at lahat po ng pumapasok at lumalabas sa paaralan. Kasama po dito ang ating advokasya na hinihikayat namin ang bawat stakeholder, ang ating mga partners, ang ating mga private sector na mga sponsors, ang ating mga kaibigan sa bawat ahensya, ang ating komunidad, miyembro ng ating iba-ibang sektor. Kami ay dumudulog sa inyo. Parte ng ating learning continuity plan, ang aming communication and advocacy plan. Ito ay para malaman nyo kung ano po ang nangyayari sa ating paaralan at ano pa pong bagay o aspeto ang pwede kayong makasama at makatulong. Dito kami dumudulog sa inyo muli para tingnan ang bawat paaralan at ang bawat mag-aaral kung ano pa po ang kakailanganin. Ito po ang esensya ng Brigada Eskwela. Kami po, buo ng kawani ng dibisyon, ay muli dumudulog sa inyo para makita nyo ang aming paghahanda at para makasama namin at makatuwang kayo sa pagpapatuloy ng pag-aaral ng ating mga mag-aaral at siguraduhin walang batang maiwan at ang bawat bata ay matututo ng kompetensiya na kakailanganin nila para maging maayos at matiwasay ang kanilang buhay sa hinaharap. Muli,
Ako po si Ivan Brian Elindactivo, ang pangalawang pansanghay na tagapamanihala ng paaralan dito sa Division ng HIMUS. Ay dumudulog sa inyong lahat para tara, brigada na, padayon sa darating na panurunan para sa ating mga mag-aral, para sa ating mga bidang himusenyo. Maraming salamat po. Sa sandaling ito, ikinalulugod kong ipakilala sa inyo ang ating ipinagpipitaga ng Schools Division Superintendent na si Dr. Rosemary D. Torres para sa kanyang mensahe. Isang mapagpala at ligtas na umaga sa lahat mga kabrigada. Brigada Eskwela na naman at muli, tayo ay magkakaisa at magtutulungan upang sa ganun ay mautagumpay nating maipagpatuloy ang pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa ating mga mag-aral sa kabila ng kinakaharap nating pandemya. Ang Brigada Eskwela ay masasabi kong isa sa pinakamaganda, natatangi at makabuluhang programa ng ating kagawaran. Ang aktibong pakikilahok ng ating mga magulang, mga bidang imusenyo sa mga gawain at adhikain ng programang ito ay tunay na mabisang nakakatulong upang sa ganon ang mga pangangailangan ng mga paaralan ay kaagad matugunan. Sa taong ito, ang ating Brigada Eskwela ay nakatuon sa dalawang mahalagang gawain. Una, ang Brigada Pagbasa, kung saan ang mga stakeholders po ay aming hinihikayat na makilahok, makiisa at magbigay ng panahon upang tulungan ang ating mga guro na mapabasa ang ating mga bata na may sularanin hingil dito. Ang pagbasa ay napakalagang kasanayan na dapat matutunan ng bawat mag-aaral upang ang aralin sa iba pang asignatura ay madali din nilang maunawaan at maintindihan. Sa taong ito, ang ating Brigada Eskwela ay nakatuon sa dalawang mahalagang gawain. Una, ang Brigada Pagbasa, kung saan ang mga stakeholders po ay aming hinihikayat na makilahok, makiisa at magbigay ng panahon upang tulungan ang ating mga guro na mapabasa ang ating mga bata. May sularanin hingil dito. Ang pagbasa ay napakahalagang kasanayan na dapat matutunan ng bawat mag-aaral upang ang aralin sa iba pang asignatura ay madali din nilang maunawaan at maintindihan. Pangalawa ay ang pagtulong sa ating mga mag-aaral na magkaroon ng maayos at maaliwalas na lugar aralan sa kani-kanilang tahanan upang sa ganon sila ay maging komportable habang sila ay nag-aaral. Mga kabrigada, sa pagkakataong ito, hayaan ninyo akong magpasalamat sa inyong lahat, mga magulang, mga stakeholders, sa inyong walang sawang pagtulong at pag-agapay sa lahat ng ating mga paaralan. Tunay po na hindi namin makakamit ang tagumpay na meron kami, meron tayo, kung wala ang inyong taus-pusong pagsuporta sa lahat ng aming mga programa at proyekto. Ang inyong pong tulong, paglalaan ng iyong oras, talento at salapi ay amin pong kinikilala at binibigyan ng karampatang pagpapahalaga. Muli, maraming maraming salamat po. Mga bidang imusenyo, tara na, makibrigada na. Dahil po sa Brigada Eskwela, may pag-asa sa kabila ng pandemya. Sa Brigada Eskwela, puso at isip natin ay nagkakaisa tungo sa matagumpay at magandang kinabukasan ng mga mag-aaral na tinuturing nating mga bida. Sa paglilingkod na gamit ang puso, dekalidad na edukasyon nasa ating mga kamay na. Kaya tayo na, magkapit kamay tayo, magbayanihan,
magbrigada na. At sa pagkakataong ito, formal nating binubuksan ang Brigada Eskwela 2021. Halika na, tayong lahat magbayanihan na. Atin namang pakinggan ang call to action na magmumula sa ating GPTA President, Binibining Jenny Marquez, ang minamahal nating punong guro, Ginoong Ricardo R. David III. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, Jenny Marquez po, Pangulo ng Samahan ng mga Magulang at Guro, sa para ng General Flaviano Yenggo Senior High, na napitisa po sa Brigada Eskwela 2021. Ang Brigada Eskwela ay ginaganap taon-taon bago magbukas ang klase ng bawat paaralan. Ang layunin ng Brigada Eskwela ay ang pagkakaroon at pagkakaisa ng pagtutulungan, bayanihan ng mga magulang, guro at mga estudyante. Nagpapasalamat na po ako sa lahat ng bumubuo ng Brigada Eskwela 2021 na ako ay napabalian sa programang ito. Bilang Pangulo ng mga magulang, sisikapin ko na magkampanan ko ng maayos ang aking tungkulin. Papasalamat po ako sa lahat ng bumubuo ng Brigada Eskwela 2021 na bagamat may pandemya tayong kinakarap, di tayo nawalan ng pag-asa na ipagpatuloy ang programang ito. Pagkos, sama-sama pa rin tayong nagkakaisa at nagtutulungan na ipagpatuloy ang programa ng Brigada Eskwela 2021. Maraming salamat po sa mga nagbigay at magbibigay pa po ng tulong sa aming paaralan. Sa pakikipagtulungan po ng aming buting principal, Sir Ricardo David III, Sir Richie Glenn, Sir Ruel Elardo, at sa lahat ng mga guro ng YENCO. Maraming salamat po. Mabuhay. Magandang araw po muli, mga minamahal naming mga panauhin, mga magulang, at mga kasamahan po natin sa kagawaran ng edukasyon. Kayo po ay muli nating inaanyayahan upang makiisa sa General Flaviano Yenggo Senior High School. Ano man po ang inyong maitutulong ay makipag-ugnayan po sa atin pong mga namamahala sa Brigada Eskwela. Kaya tara na po at makiisa sa paglulunsad ng Brigada Eskwela dito po sa ating paaralan General Flaviano Yenggo Senior High School. Tara na po mga imusenyo, dahil sa YENCO, panalo tayo. Sa Brigada Eskwela, ang lahat ay nagkakaisa, ang lahat ay nagtutulungan tungo sa maunlad na kinabukasan. Maraming salamat. Narito naman po ang mensahe ng suporta mula sa ating mga stakeholders. Good day students, parents, faculties, and admins of General Flaviano Yenggo Senior High School. I know that this past 2 years have been difficult for all of us because of the pandemic, but despite of it, we Filipinos have proven that our camaraderie and compassion towards others will never be first. And through the Brigada Eskwela, we are able to show this remarkable traits, task, no matter how big or small, can be accomplished if we work together, hand in hand. Although we don't get to do this activity in person, I hope that Bayanihan spirit of this year activity emanates well, celebrates us all. In advance, congratulations to everyone who will be taking part of this year's Brigada Eskwela, and thank you for powering this through despite of all the hardships we are experiencing right now. Once again, thank you and God bless us all. Pleasant day to all our DepEd officials and educators who are joining us today. Once again, we are honored to be a part of this momentous occasion, the Brigada Eskwela kickoff. Education has always been at the forefront of City Savings Bank's corporate social responsibility programs. We commend DepEd for its commitment to provide quality education amidst the pandemic. As we prepare for another academic year, City Savings fully supports Brigada Eskwela by providing substantial teacher training opportunities to equip our teachers
with tools and skills and to promote learning beyond the classroom walls. We are also one with DepEd in ensuring the health, safety, and well-being of teachers, students, and non-teaching personnel. The Department of Education has always been a valued partner of City Savings. We are thankful for this opportunity given to us to participate in community building and keeping the Bayanihan spirit alive. We salute our frontline education heroes, and we are optimistic that together we will surpass these challenging times. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Sa pagtatapos ng ating programang Brigada Eskwela 2021 Kickoff, maghahatid si Ginoong Salvador Domona ng kanyang pangwakas na pahayag. Ang pamunuan ng General Flaviano Yengo Senior High School sa pamumuno ng ating punong guro, Dr. Ricardo R. David III, ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng dumalo sa Brigada Eskwela Virtual Kickoff Ceremony 2021. Sa pangunguna ng ating punong lungsod, kagalang-galang na Emmanuel L. Maliksi, Kunsihal Vince Amposta, sa ating butihing Schools Division Superintendent, Dr. Rosemary De Torres, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Ivan Indoctibo, Division Partnership Coordinator, Mr. Misper A. Hernandez, sa mga kapwa po guro, Brigada Eskwela Volunteers and Stakeholders. Isang maalab na pagbati na maganda at mapayapang araw sa ating lahat. Sa mga narinig natin sa palatuntunang ito, naway magsilbing inspirasyon ang mga ito sa ating lahat upang mapatuloy ang pagtangkilik natin sa ating Brigada Eskwela. Muli, sabay-sabay nating bigkasin, mabuhay ang DepEd Imus City, mabuhay ang lungsod ng Imus, mabuhay po tayong lahat. Sa Yengko, panalo tayo.